Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na naman nagbabalik ang yung lingkod, Rundi TV. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Ito nga mga kababayan, dating membro ng SBSI ay ibinunyag nga lahat ng mga kalokohan mga kababayan sa dating kinaaaniban niyang grupo mga kababayan. Ito yung Socorro Bayanihan Services Incorporated na sinasabi nga na kultong grupo mga kababayan. Dito mga kababayan ay talagang sumabog sa galit itong si Ma'am Diane Dantes mga kababayan dahil nga sa pagkamatay ng kaniyang kapatid at walang ibang pinagbibintangan itong si Ma'am Diane Dantes ay kung hindi si Senior Aguila mga kababayan ay talagang napaka demonyo nitong grupong SBSI mga kababayan dahil nga nababanggit din dito ni Ma'am Diane na parang may bintahan din ng droga dito mga kababayan sa loob ng sityo Kapihan. At dito nga mga kababayan ibinunyag ni Ma'am Diane Dantes lahat ng ginawang kababuyan ng SBSI mga kababayan o Socorro Bayanihan Services Incorporated nga sa pangunguna ng kanilang leader na si Senior Aguila at itong dating mayor na si Mamirto Galanida mga kababayan. Iparang ang nagpapatakbo nga dito mga kababayan sa sityo Kapihan ay itong matandang si Mamirto Galanida mga kababayan. Kasi nga, training daw nito si Senior Aguila para nga magiging kanilang kunwaring Panginoon mga kababayan. Ito na nga mga kababayan, huwag na nating patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Saan natin? Kung saan nagmula ang panggagalaiti ko? Ako'y masyadong nakasuporta sa lahat ng mga bayanihan o sa leader, members ng bayanihan na umakyat at namundok noong taong 2019. To be exact, that was February of 2019. February 8. Alright. Apat na taon ang nakalipas. Itong taon na to nakaraang isang linggo na meron akong nabalitaan na nangyari dyan sa bundok na meron isang ama na nagdadalamhati at nanggagalaiti sa galit at sa pagmamakaawa na sana makita niya na ang kanyang pamilya na naiwan niya sa bundok ng Kapihan. Wala silang problema. Ako'y sumusunod sa mga istorya ng Facebook kung ano nang nangyayari. Okay? So, balik tayo. 2019. Umakyat sila. Lahat ng pamilya ko. Lahat. Sabi ang buong pamilya. Lahat. Walang natira. Unti-unti silang tumigil sa kanilang mga trabaho. Then, dumating ang araw ng eleksyon, malapit na ang eleksyon. Paunti-unti mga kapatid ko, umakyat ng bundok at nag-decide na tumigil na sa trabaho, mag-resign. Lahat sila. At may nangyari pa pala noong February 8. Kaya nakahikayat sila ng karamihan ng mga member ng bayanihan dahil 2008 lumindol ang Siargao, Socorro. Ngayon, anong pinagsasabi nila? At alam nila na magugunaw na ang mundo. Kailangan lahat tayo umakyat, magmamadali dahil alas 11:45 na ang gabi, bago maghating gabi, magugunaw na ang mundo, wow. Pati ang dapa ilulubog. So, dahil sa paniniwala ng mga tao na member ng bayanihan noon,
Napakalaki po ang aking respeto sa inyo, bayanihan. Lumaki ako sa bayanihan. Napakalaki ang respeto ko po. Sila ni Mama Nina. Ngayon, nagsiakyatan 2000 February 18, di ba? Madaling araw, hindi pa tapos. Eh kasi nagmamadali, bago mag 11:45, magugunaw na. Eh, hanggang ngayon eh, nakatayo pa rin si Dapa. Yung bayan ng Dapa at Sukuro, lalong lumalaki. Asaan ho yung sabi ninyong magugunaw na? Ikaw, Ma'am Merto Galanida, ang ganda-ganda ng panghihikayat ninyo po sa mga tauhan ninyo. Ngayon, mag-i-eleksyon na. Ikaw ay tumakbong gobernador ng Surigao. Wow, kaya pala. Ano nangyari? Bago mag eleksyon, sinasabi niyo na pinag-iinitan kayo ng mga matugas? Init ah. Hanggang sa dumating na ang kapatid ko, ipinatay. Yan, sabihin niyo mga matugas ang may kasalanan nun at may kagagawan? I don't think so. Yeah, I do not think so. Kasi, bago makalabas sa kampo ninyo, ay merong gate pass. Ngayon, sino tauhan ni Matugas na alam ang oras ng paglabas ng kapatid ko para may kukunin doon sa bayan? Sino? Alam ko, tauhan nyo lang din ang gumawa nun. Alam ko, tauhan nyo lang din ang pumatay ng kapatid sa kapatid ko. Bakit? Alam na alam nung pumatay ni sa kanya na kung anong oras siya bumaba. Tinambangan siya doon. Ni radyo nyo na. Para, at ang mga time na yun na namatay ang kapatid ko, humikayat ulit kayo ng karamihan na natira sa mga naniniwala ho sa inyong kalukuhan, kagaguhan. Ngayon, nakakuha ulit kayo ng karamihan ng maraming tao. Marami na nag-awol sa kanilang mga trabaho. Ngayon, ginamit ko ang kapatid ko para ikulong ang lahat ng mga tauhan. Bawal na lumabas. Kasi nakakatakot na ho. Nakakatakot na lumabas. Nakakatakot na pumunta doon dahil ambangan ulit. Tambangan ulit na mga kalaban nyo sa politiko. Pero ho, bakit ho hanggang ngayon, apat na taon na ang nakaraan, wala pa hong nangyari sa inyo. Kayo ang may kalaban, hindi tama, ba? Tama. Hindi ang kapatid ko? Bakit ho ngayon hanggang ngayon, ni isa sa pamilya nun nyo, ni Kurot wala? Ha? Ngayon meron kayong tinuturo sa bayan, kamo yung Akim na yan. Akim, hindi ho ako naniniwala. Kayo lang ho ang gumawa ng magic nun. Kasamaan, nung right hand ninyo, na sinasabing si Karen, sila ho ang magka-partner ng kapatid ko, kagagawa ng kagaguhan ho ng droga. Kasama na ho kayo. Huwag kayong magmamalinis. So kayo ang pumatay doon sa kapatid ko. Walang iba. Ginawa nyong pain ang kapatid ko para makahikayat kayo ng karamihan ng buong bayan ng Sukuro. Ngayon, anong nangyari sa inyo? Natalo ho kayo. Natalo kayo sa eleksyon. Lahat! Lahat kayo natalo. Ngayon, pinagbibenta nyo na, inihikayat nyo mga tauhan dyan, na ibenta nyo na ang mga ari-arian nyo, mga bahay nyo. Dahil wala na ho, lulubog na ang mundo. Dahil, meron ho kayong tinitrain dyan na Panginoon. Sabihin nyo sa akin kung hindi totoo. Nang para ibenta ng mga tao ang mga ari-arian nila at meron karong kayong porsyento. Kahit ho galing sa gobyerno, kukunin nyo 50-50. Wow. Or yung masyadong mga loyal sa inyo dahil alagad kayo at tampon kayo ng Panginoon yung appointed nyo,
guess what? Tama. Ang Panginoon ho, hindi gagawa ng ganung katarantaduhan. Ang Panginoon ho, eh, hindi ho magpapahirap sa mga tao. Hindi ho gagawin ng Panginoon na gugutumin ang mga tao sa buntok. Wala na ho sila mga makain, wala na, mapayat na. At ginagawa ninyo, maalipin ninyo, ginagawa ninyong gwardya para sa inyo. Dahil kayo ho ang may kaaway in your mind. In your mind. Kayo lang ang may kaaway. So ginagawa ninyo ang mga taong alagad ninyo at tagapagbantay. Ngayon, ito na ngayon, pumutok na. Nakasuporta pa rin ako sa inyo hanggang nung nakaraang ano, nakaraang linggo na may nangyari, na nga, may nagrereklamo sa mga kagaguhan ninyo na yung asawa niya at ano, tinago niyo na at pinag-asawa niyo na ng iba dahil bumabaho sa baba para magtrabaho dahil masyado nang nahihirapan sa bundok. Dahil lahat ng kinikita nila, mangisdaman sila ng ilang araw, 7 araw silang magtatrabaho, 5 araw para sa inyo, mailagay sa bulsa nyo. Kahiya-hiya ho kayo. Ang tanda-tanda nyo na, dating superintendent ng buong Surigao del Norte, kagalang-galang, kailang ho, napakawalang hiya ninyo, nuknukan ng kasakiman sa pera, wala ka ng pakialam kung meron kang nasaktan, wala na kayong pakialam na ang mga pamilya, wala nang pinag-aralan ang mga bata, wala nang pinag-aralan, pinatitigil nyo lahat. Pero bakit ho kayo lagi pa ring nakatanggap ng yun, ng kita nyo sa kolehiyo ninyong sa eskwelahan ninyo? Yun, tumatanggap pa rin kayo. At bakit ho yung mga ari-arian ninyo hindi nyo binenta? Bakit pinaririntahan nyo lang? At bakit hindi nyo binenta? At sinishare nyo din sa mga taohan. Ginawa niya. Lahat ng bigay kahit nung bagyo. Lahat ng ayuda sa gobyerno na sako-sakong bigas ang ginawa nyo. Kinuha nyo, kinolekta ninyo para mga tao pupunta sa inyo magmamakaawa o nang bigyan nyo ako ng 1 gatang para magkakautang na loob sa inyo. Walang hiya kayo. Kapal na mukha. Ngayon eh, magmamagaling ka sa radyo na ay, hindi kami ganon. Kaya yung asawa niya, hindi na ano, dahil nag-away sila at iniwan na siya at mag-move on na. Hindi siya magsasalita, kaya ano, pabayaan na siya. Hindi ho. Mamang manlulo kong matanda. Hindi ho. Ginapos niyo yung asawa nung lalaki at asawa ng babaeng nandoon, pinagkukunan ninyo ng telepono para hindi na nila makontak yung mga pamilya nila sa baba na naghahanap buhay. Dahil nagagalit kayo, dahil wala na kayong share. Wala na kayo. Grabe mga kababayan, itong ibinunyag ni Ma'am Dayan Dantes, mga kababayan. Talagang sumabog sa galit itong si Ma'am Dayan Dantes dahil nga sa kanyang kapatid na namatay, mga kababayan. At nabanggit nga rin ni Ma'am Dayan na may parang pagawaan ng droga sa loob ng sityo Kapihan, mga kababayan. At yung mga kinikita nga ng mga membro dito sa Socorro Bayan Health Services Incorporated, mga kababayan, ay kailangan magbigay sila kay Ma'am Merto Galanida, mga kababayan. Sa tingin ko dito, ang lumalabas na pinaka-leader dito sa grupong kulto na ito, mga kababayan, na itong si Ma'am Merto Galanida, mga kababayan. Dahil nga sa napakataas ng karanasan nito, nagiging 3 beses naging mayor sa Socorro, naging school superintendent, at ayun pa nga kay Ma'am Dayan ay may pagmamay-ari na eskwelahan ito. Yun ang mga kababayan, kahit na matanda na itong si Ma'am Merto Galanida, mga kababayan, ay kailangan maparusahan ito kasama ng kanyang mga kasamahang opisyal
ng SBS ay mga kababayan. Kailangan talaga may managot dahil nga sa pang-aabuso mga kababayan sa ating mga kaawaawang kababayan naman dyan sa Sitio Kapihan mga kababayan dyan sa Surigao. Yun ang ano mga kababayan dito lang muna ano. At maraming salamat sa video ni Ma'am Diane Dantes. Yun ang ano hanggang dito lang muna at bago tayo magtatapos, subukan nating mag-shout out dito ha. Kung lalabas, kung may signal tayo, nasa labas tayo ngayon. May binibili lang tayo dito mga kababayan. Ano? Yun, shout out kay lumabas ha. Lumabas yung ating shout out. Shout out kay Danilo Son. Tama yan, sir. Tulpo Erwin. Yun ang ano. Shout out na rin kay Nobody Else, sir. Basahin natin, medyo madilim, tatanggalan natin ng sunglass mga kababayan. Sabi ni Nobody's LSR, marami na nga witness tapos pakawalan niyo. Yun, tama talaga na pakarami ng witness. Alberto Martulias, sa Marturilas, at out ha, di dapat kawaan yung klaseng tao, mas kawawa yung mga bata. At shout out rin kay Henry Bolliser, kawawa mga bata sa Kapihan. Shout out rin kay Armando Dictado. May mga tao talaga na madaling maloko dito sa Metro Manila, hindi uubra yan, sabi ni Armando. Shout out rin kay Oliva Bitenyo ha, bitayin si Senior Aguila. Naku po, pinabibitay na si Senior. At shout out kay Robert Tawadan ha, dapat sa mga ganyang klaseng tao si Runde ay burahin sa mundo. Pa shout out. Oh sir, thank you and God bless you always po. Maraming salamat sa iyo, Robert Tawadan. Shout out rin kay Danny Agpalo, grabe. At kay Mama Gina Vlogs. Good evening nga po sir on the TV mo, watching from Germany. Maraming salamat sa iyo ha, Mama Gina Vlogs. Maraming salamat, shout out sa inyong lahat dyan sa Germany at sa iyong mga subscribers. Shout out kay Leonardo Guillermo, dapat siya Jirin ang Fadel para matauhan sa kaniyang pagkabaliw o pagkasira ulo. At shout out na rin kay Teodoro Garimbao, sir. Kung tulpo, halughog nyo po ang sinasabing underground na pinagtataguan ng maraming armas o baril. Malamang mga kababayan ha, may papakita tayong video dito mamaya kung gaano ba kahirap ang training ng mga kabataan na talagang inaabuso ni Senior Aguila at nitong si Mamirto Galanida mga kababayan ang kanilang nasasakupan. Yun ang ano mga kababayan, hanggang dito lang muna. At once again, this is Runde TV mo. Ingat ang lahat, God bless bawat isa sa atin.